What's up, Pepmasters? In today's video, ipapakita ko sa inyo yung na-damage ng aking Venom at saka ng aking dalawang Spike dun sa Boss 1 and Boss 2 ng World Boss Season 3. So, tignan natin kung sulit ba talaga. I mean, obvious naman na sulit talaga na mag-offer o mag-alay ng pet para mapalakas pa yung ating ibang pets. So, ayan, sa ngayon, ito na ang aking mga pets na merong Spirito. So, ayan, Adonis. Meron akong sa Tigra na. So, preparation na to para sa next. Tapos, ayan. Meron na rin ako sa dalawang Fang. Okay. Tapos, ito yung dalawang inatake ko nung last boss. So, yung boss 2. So, nakadalawang rounds lang sila. So, tig isang atake itong aking dalawang spike na level 20. So, 5 accessories at 4. So, ipapakita ko sa inyo ngayon guys yung na-damage nila. So, yung aking Venom na merong 40 spirits. Ayan. So, isang level 4, apat na level 2, at isang level 1. Punta tayo sa World Boss ngayon dahil isa ako sa nagulat nung nakita ko yung kanyang damage. So in 1 hour meron na tayong Boss 3. Ngayon is alas 2 na ng madaling araw dito. Yan, nakikita nyo naman. Alas 4 kasi ng madaling araw dito ang Boss. So alas 10 ng umaga sa Pilipinas. Sensya na, malamig lang din talaga ngayon. Let's go! So currently, nasa top 8 tayo ngayon. Nung natapos ang first Boss, nasa top 10 ako. Pero yung unang atake ko, nagulat ako kasi nag-rank 4. Pero nung sumunod na, dahil redeploy na yung aking ginawa sa aking Venom, napakita ko. So, humina na humina yung damage. Ano yun? Ayan. So, ayan na. Itong 1 million damage nung last boss pa to. Tapos, ay, sobra pala. Wait. Nasaan yun? Yun! Nasa unang-una pala. So, ito na yun, nung 13. Yan, ang unang world boss natin. So, ayan, alas 10:07 sa Pilipinas, yan. 109,201 ang aking na-damage nung first attack sa Venom. Tapos, ayan, nag-redeploy na lang ako. 22,000, 16,000, tapos 6. So, para sa akin, sulit pa rin yun. Yung aking 40 pets na inalay doon, sulit na. Hindi na rin ako nagsisisi dahil hindi ko siya hinati doon sa Bugsy. Pero kapag magkakaroon na ulit ng fire element, ayan, tignan na lang natin, baka doon tayo magsisi ng kaunti dahil wala na akong masunog na pets. Yung aking Venom na nandun is meron ng pakpak. So siguro 4 or 5 ata yun. Titignan natin kung iaalay ko siya para sa aking Bugsy. So ito na ang na-damage nung aking Winged Popper na dalawa. So yung pula, 38,000. Yung blue na 4 accessories, 41,000. Balikan natin yung kanyang damage last season dahil ako ay nag-experiment nun. Pakita ko lang sa inyo sa YouTube. Ayan na, ito. Unang atake, yung pink o yung red, 17,000 lang. Yun doon sa pangalawa, yung kulay blue, 12,000. So, kita nyo naman ang difference, guys. Balikan natin yung sa ngayon. Okay, so ito yung ngayon. So, almost na doble. So, 38,000, medyo unang namatay lang siguro itong kulay pink o red nating 5 accessories. Hindi mo masyado nagkakalayo yung kanilang stats. Tapos, 41,000 dun sa kulay blue. So, sulit na talaga. Balik tayo dun sa aking account. Ipapakita ko naman sa inyo yung in-upgrade ko dun para makita nyo yung stats. Okay. Medyo malaglag na. Ayan. So, ito yung dalawa. Ito yung nakabawas ng 38. Tama ba? 38 dun. Tapos, ito naman yung 40 plus. So, tignan natin yung dun sa aking 5 accessories. Kung ano ba ang pinagkaiba nila. Ayan. So, ang stats nila plus 6,164, yung isa plus 6,500 plus 686. So mas malakas pala yung na i-upgrade ko dito na attack. So doon lang sila nagkaiba, tignan natin. So dito sa spike na to, ayan, level 1 lang naman lahat ng spirit niya, pero lumamang siya sa attack. So isa, dalawa yung nandito. Tapos dito sa isa, dalawa din naman. Mali pala ako ng tingin. So, dito sa kulay blue natin, dalawa yung attack damage na dagdag. Ayan. Tapos dito pala, ang pinataas ko ay attack speed. So, yun. Meron siyang dalawa. Kaya, dun sila nagkatalo. So, ayun, kung mag-decide kayo kung anong ilalagay nyo dito, dapat ay naka-mindset na kayo. Okay. So, ito may attack speed din naman dalawa. Tapos may damage din. Pero dito, ang ginawa ko is, yun, may crit, chance, at saka critical damage.
Sa HP, lamang pa rin naman itong 5 accessories natin, pero lumamang lang talaga ng damage yung isa. Konti lang naman yung difference, kaya next time, tingnan na lang natin. Pwede ko pa naman silang i-upgrade. Meron pa akong mga tira-tirang, yan, ayan. So meron pa akong 6 na din dito. Pwede akong magpa-level 2, pero tingnan natin, obserbahan na lang muna natin kung paano magiging discarte natin sa susunod. So guys, ito na nga pala. Meron na akong nakaready na fire, itong Adonis and Tigra nga, tapos Rudolph at saka Fang para sa susunod na boss. Dahil tapos na tayo sa fire element na boss at saka sa earth. So ang inatake doon is water at saka wind na nga. So i-expect natin na lalabas na boss is ang pangontra ay earth at saka fire na nga. So wind element na boss and water element na boss. So ngayong araw, December 14, yung dalawang boss na yan ang lalabas. Tip nga lang pala, dapat ay tinitake note nyo yan. Ako kasi buong season 2, nilagay ko lahat ng boss. Yan, sunod-sunod sila. So, laging pagkatapos ng 4, kasunod niya is dark or light element. Tapos, ulit-ulit dun sa 4 na random. Tapos, kung nauna ay dark, sunod ay light na. Tapos, alternating na sila. So, bukas, tignan natin kung ano ang mauuna. Kung light ba or yung dark element. Sana ay nagigets nyo ang aking sinasabi. Pero sige, ipapakita ko yung aking notes. Ito. Yun dun sa unang tatlong boss, 4-5, nag-rank 1 kasi ako. Tapos, konti-konti na akong bumaba dahil naubusan nga ako ng pet food last season. As of now, hindi ko pala napakita sa inyo. Wait lang. So, ang ating ranking ngayon is nasa rank 8 tayo. So, maghihintay na lang tayo kung kailan tayo bababa dahil yun, malalakas ang pets ng ating mga katunggali. So, meron dyan yung 500 na nilalang lang yung pets. Meron mga nasa 1,000. Yan. Check your rewards here. Makita ko lang. So makikita nyo na rin yung aking wallet address. Ayan. 7119 ang last. Ayan, so currently nasa top 8 tayo. So yung unang atake ko nag 4. Tapos nung matapos yung first boss, nag 10 nga. Tapos yan. Second boss, nag umakot naman tayo ng kaunti. Hindi ko na lang natutukan masyado dahil hindi ako tumambay dito sa world boss noon. Time na yun. Tapos ayan. Pakita ko lang sa inyo pala yung aking pets. So ayan, hanggang 85%. Negative 85%, dineploy ko yung aking Venom. So, redeploy lang siya hanggang sa maging 6,000 na lang yung damage. Tapos yung dalawang wing popper ko, ayan, tig-isa sila. Okay? Yan. So, last na, balik lang tayo dun sa aking village. Papakita ko lang sa inyo yung mga natira kong pets at saka yung aking mga na disassemble. So, total of 150 pets na yung aking naialay. Tapos, yung aking pets na lang ngayon ay nasa 90 plus ata. Wala na, hindi na siya 3 digits. Okay, let's go. Okay, Sacred Temple. Disassembled pets. Ayan. So, as of now, 15. 1 over 50 na sila. So, 150 pets na sila. Bye-bye na sa mga Spike. Ayan. Donis, Tigrana. Wala namang mga pakpak. Tapos, ang aking pets ngayon, ayan. And 1 over 10 siya pero hindi siya. So 98. Yeah, so bumili pa ako ng panibagong 5, itong may pakpak, tapos ito galing sa breeding. So, galing dun sa may outline pero 5 accessories binigay pero walang outline. Next time na lang ulit. At ayun. Siguro tapusin na natin itong video na to. Medyo nakapagbigay-bigay na rin naman ako ng tip. At yun lang. Basta yun guys, kita nyo naman na sulit talaga ang mag-alay ng pets para lumakas pa ang stats o madagdagan ng stats ng ating mga panlaban sa world boss o dun sa ating mga max level. So yan. Ayan, aking Fang, aking Popper, Tigra, mga level 20 naman ito sila. Kaya, yan, medyo may chance tayo na makastay siguro ng top 50 or top 20. Ang goal natin ngayon is malampasan ko yung aking rank last season, which is 22 nga. So, dapat ay 20 and above tayo. Yun lang guys! See you at the top! Let's play to earn!